Isa pong mabiyayang umaga ang pinaabot ko sa inyong lahat, mga kapatid, saan man kayo naroroon sa mga oras na ito. Magkakalayo po tayo, pero alam ko po na iisa ang ating laman ng ating mga puso na magbigay lamang tayo ng kapurihan. At ipinakikita po natin ang ating pagpapahalaga sa ginawa ng Diyos sa ating buhay. So, sa umaga pong ito, ng Miyerkules, welcome po kayong lahat sa ating prayer covenant. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, sa umaga pong ito, kami po ay nagpupulit, nagpapasalamat sa iyo na aming Panginoon sapagkat kami po ay iyong sinamahan sa buong magdamag ng aming pagtulog at niloob mo na kami ay magising na may panibagong biyaya ng buhay at kalakasan upang muli po naming harapin ang lahat ng mga gawain namin sa araw na ito. Lalong-lalo na, O Panginoon, itong aming paghahanda sa pagbubulay-bulay ng iyong mga salita. Maraming salamat, Panginoon, sa mga oras na ito na aming ilalaan. Nawa, Panginoon, pagpalain mo ang mga anak mo na kasama namin, bagamat hindi po namin alam kung ano ang kanilang mga kalalagayan. Pero alam ko po, Panginoon, na ito ay ginagawa nila bilang pasasalamat at pagpapahalaga sa iyong pag-ibig na lagi mo pong ipinadarama sa buhay ng bawat isa sa amin. Samahan mo po kami sa aming pag-aaral ng iyong mga salita at naway anuman, O Panginoon, ang mensahe na nais mong iparating sa buhay ng bawat isa sa amin, nawa, Panginoon, ito ay aming maunawaan at matutupo kami na may apply po namin ito sa aming pang-araw-araw na buhay. Ito po ang aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa umagang ito ay matatagpuan po sa Aklat ng Mga Awit, 106, talatang 1-6 at 19-23. Ganito po ang ating mababasa. Babasahin ko lamang po ang dalawang talata sa unang bahagi at dalawang talata doon sa pangalawang bahagi. Sa unang verse po, pasalamatan si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Talatang 2, sinong mangangahas upang magpahayag na siya'y dakila? Sino ang pupuri at magpapahayag ng kanyang ginawa? Sa verse 19 po, sa may bundok ng Sinai, doon ay naghugis niyong gintong goya. Matapos maghugis, ginawa niya'y kanilang sinamba. Sa talatang 23, ang pasya ng Diyos sa ginawa nila'y lipulin pagdaka. Agad na dumulog kay Yahweh si Moises na magitan siya at hindi natuloy iyong kapasyahan na lipulin sila. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Ito pong Salmo 106. Ito po ay may pamagat na ang kabutihan ni Yahweh sa Israel. Sinabi po doon sa unang bahagi, no, ng kabanatang 106, pasalamatan natin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Sinong mangangahas upang magpahayag na siya'y dakila? Sino ang pupuri at magpapahayag ng kanyang ginawa? Who can praise the Lord? Sino po ba ang magpupuri sa Panginoon? Sinabi po dito sa aking nabasa na
those who knows God through faith in Jesus Christ. No, sila po na nakakakilala sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya nila kay Jesucristo ang magpapasalamat at magpupuri sa Panginoon. Ang mga taong ito ay naniniwala na tayo ay naligtas sa awa at habag ng Panginoon. Naranasan po nila yung pagkilos ng banal na Espiritu sa kanilang buhay at sila po ay lumalabas upang ipahayag, no, at ipatutuo sa mga tao ang kabutihan ng Diyos, no, para ipahayag sa kanila yung kanyang katapatan sa kanyang mga salita. Ako po'y naniniwala na dahil itunuring po tayong anak ng Panginoon, ipinaranas po sa atin at ipatuloy na ipinararanas sa atin ng Panginoon yung kanyang mga gagawin, yung pong mga bagay na siyang magpapatunay na siya po ang Diyos, no, dadakila, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na ang naisin po ng Diyos sa ating buhay ay tayo ay pagtagumpayin, hindi po para tayo pahirapan o saktan. Alam ko po na wala pong ninais ang Panginoon kundi, no, to prosper us and not to harm us. Kaya't dito po ay ipinahayag ng Panginoon na tunay nga na ang kanyang pag-ibig ay wagas. Who else can praise the Lord? Those who obey Him. Sila po na sumusunod at nagagalak na sumunod sa kanyang ipinag-uutos, sa kanyang mga salita. Sinabi po sa verse 3, magalak ang mga taong o ang mga tao na namumuhay ng makatarungan at pawang matuwid ang adhikain sa kanilang buhay. Kung tayo po ay lumalakad sa landasin ng ating Panginoon at sumusunod sa kanyang mga utos, then we can praise Him and speak of His wondrous act. Mapapapurihan natin siya at masasabi natin ang kanyang mga ginawa sa ating buhay. Malakas po ang ating loob sapagkat ito po ay ating naranasan. Kasi kung wala po tayong naranasan, hindi po tayo maglalakas loob na ipahayag ang kabutihan ng Diyos. At sikur po kaya po din tayo nagpapatuloy sa ating mga gawain dahil alam ko po na nararanasan ninyo yung ginagawa ng Diyos sa inyong buhay. Hindi natin nakikita pero ramdam po natin yung pagtugon ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. At sino pa po ang nagpupuri sa Panginoon? Sinabi po dito na those who call upon Him. Sila po na lumalapit at tumatawag sa Panginoon ang siyang may kagalakang nagpupuri sa kanyang dakilang pangalan. Tumatawag sila sa Diyos. Humihingi sila ng tulong. Nangangahulugan lamang na kinikilala nila ang Diyos bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat at alam po nila na siya lamang ang kanilang malalapitan anumang oras na kanilang gugustuhin. Meron po silang masasandalan at tatakbuhan sa oras ng kanilang pangangailangan at umaasa na sa kanya lamang natin matatagpuan ang kaligtasan. People who pray are people who praise. Sila pong nananalangin at namumuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos ay madalas ipinagdiriwang ang kanyang mabubuting gawa. They always celebrate the faithfulness of the Lord. At ang huli po, those who trust His promises can praise the Lord. Sa verse 5, sinabi po dito na umaasa na makikita ang pag-unlad ng kanyang mga hinirang kasama ang kanyang bansang nagagalak na nagdiriwang. Dahil alam po natin na tapat ang Panginoon sa kanyang salita o sa kanyang mga pangako, kaya kung sumusunod tayo sa kanya at magtitiwala, makakaasa po tayo, nakakamti natin
ang mga bagay na ipinangako niya sa atin. Pagtatagumpay niya tayo sa lahat ng ating mga adhikain sa buhay. Gaya po ng pinangako ng Diyos na mamanahin ng kanyang bayan ang lupain ng Kanaan. Ito po ay sinunod ng Panginoon. At kung ang Panginoon ay naging tapat sa kanyang pangako, maaasahan po natin na yung pangako niya sa atin doon sa kanyang mga anak na tatalima sa kanyang mga utos at mamumuhay ng may kabanalan, sila po ay magkakamit, no? Sila po ang magkakamit ng buhay na walang hanggan. At kung pananatilihin natin na ang Panginoon ang siyang mananahan sa ating mga puso, iwawaksin natin yung mga gawang hindi ka nais-nais sa kanyang mga sa kanyang banal na harapan. Alam ko po na ito ay kalulugda ng Panginoon. At ang Diyos ay patuloy nagagawa ng mga bagay na mabubuti sa ating kanyang mga anak upang patuloy natin siyang mapapurihan. At walhatiin ang kanyang dakilang pangalan. Ito po yung unang bahagi ng ating devotion. At yung pong pangalawang bahagi, sinabi po dito na ang kabutihan ng Diyos sa Israel ay nahayag sa pamamagitan ng ginawa po, no, yung pangunguna ni Moises sa kanilang paglikas mula sa bayan ng Ehipto papuntang lupang pangako. Kinikilala po natin si Moises na isa pong magaling mamuno or a great leader and legislator. Pero hindi lang po yon. Moises is not only a great leader, but he is also a great intercessor, a man of prayer. Makikita po natin doon sa kwento na ito na ang mga Israelita na kasama po na pinamumunuan ni Moises, noon po silang iniwan ni Moises at umakyat si Moises sa bundok ng Sinai para ibigay ng Diyos sa kanya yung sampung utos, yung pong tipak ng bato na nakasulat po doon yung sampung utos. Lingit po sa kanyang kaalaman na itong kanyang mga kasama doon na naiwan sa ibaba, sila po ay gumawa ng isang ribultong goyang ginto at ito po ay kanilang sinamba. At bagay po itong ikinagalit ng Panginoon. Ang sabi po dito, napakadali naman nilang nalimot. Nalimutan na nila yung ginawa ng Diyos sa kanilang buhay. At ganun din po naman si Yahweh. Si Moises po ay alam natin na ginawa niya po yung kanyang makakaya, no, para pamunuan yung bansang Israel sa kanilang paglikas. Pero sa halip po na i-appreciate ng kanyang mga kababayan yung kanilang ginawa, ano po ang nangyari, no? Tinuligsa siya, sinisisi siya. Puro paninisi ang kanyang inabot sa kanyang mga kababayan. So hindi po niya naramdaman yung pagpapahalaga ng mga tao sa kanyang ginawa. Pero ang Panginoon ang sinabi po, no, na kinalimutan na nila yung ginawa ko sa kanila. Kaya't sa tindi ng galit ng Panginoon, ano po ang binitawang salita ng Panginoon? Sila'y aking lilipulin. Pero ano po ang sabi doon ni Moises? Sabi niya, "Wag, Panginoon, no? Mahal mo sila. Sila ay mga taong pinili mo. Kaya don't judge them," sabi niya. Kaya dito ko po makikita at akin pong napag-isip-isip na si Moises ay ginawa po siyang ehemplo, no? Halimbawa rito na kahit po anong ginawa ng kanyang mga kababayan sa kanya, hindi po niya ito pinansin. Basta nakasentro po ang kanyang puso't isipan sa Panginoon sa paggawa ng mabuti.
kung tutuusin, dapat po ikagalit din ni Moises yun eh, na bakit nilapastangan nyo ang Panginoon samantalang napakaraming ipinakitang kabutihan ng Panginoon habang sila'y naglalakbay. Pero andun po yung pag-ibig ni Moises, nang ibabaw pa rin sa kanya ang pag-ibig sa kanyang mga kababayan. Kaya't nung pong sinabi ng Panginoon na sila'y lilipulin, si Moises po ang namagitan. Siya po ang nakiusap sa Panginoon at sinabi niya, "No, Lord, you love these people. They are your people. Don't judge them." No? Siya po ang pumigil sa Panginoon at siya po ay nanalangin. Kaya ito po ang dahilan kung bakit hindi na isakatuparan ang pasya, no? Ang kapasyahan ng Panginoon na sila ay lilipulin. Siya po ang naging intercessor. Kaya dito po sa ating aralin sa umagang ito, doon po sa unang bahagi, ang itinuturo po sa atin ay tayo'y sumunod, magtiwala at lumapit sa Panginoon upang makamtan po natin yung kaligtasan na ipinangako ng Diyos sa atin. At dito po sa pangalawa, hinahamon po tayo na tayo din po ay maging intercessor. No? Tayo po ang mamagitan sa ating Panginoon at sa ating kapwa na kahit po anong klase ng tao ang ating nasa paligid, nakakakilala man sila kay Hesukristo o hindi, masama man sila o mabuti, dapat po isama natin sila sa ating panalangin. Huwag po tayong pag nananalangin, sarili lang po natin ang ating iniisip. Unang-una tayo nakatuon sa ating mga sarili. Napakahalaga po na sila ay maging bahagi ng ating panalangin sapagkat ang mga taong ito ay nangangailangan po ng suporta, yung prayer support. Kaya po sinabi dito kung magagawa natin, no, gawin po natin ito, lalong-lalo na sa panahon po natin ngayon na napakaraming tao, kung hindi man po natin nararanasan yung matinding kahirapan, pero napakarami po tayong mga kapatid na nahihirapan sa mga oras na ito, no? May kanya-kanya po silang mga dalahin. Ipanalangin po natin sila sapagkat alam ko po na sa pamamagitan natin, no? Alam ng Diyos na ito ay dapat natin gawin. Ito po yung ipinagbibilin sa atin at ito po ay kapahayagan ng pagmamahal natin o pagmamalasakit natin sa ating kapwa. Ipanalangin natin sila dahil kung naranasan po natin yung kagalakan kung paano kumikilos ang Diyos sa ating buhay, yung mga pagpapalang tinatamo natin mula sa Panginoon, yan po ay matuto natin ibahagi din po sa iba. Sapagkat alam po natin na napakahirap mabuhay ng mag-isa. Kaya ang sarap po na makita na ang nagpupuri sa Panginoon ay ang buong mundo. Kung tayo lamang po ang magpupuri sa Panginoon, para pong nakalulungkot sa dami natin. Pero alam ko po na kung ilalapit natin sila sa Panginoon, anumang tigas ng puso ng tao, alam ko po na ang Panginoon lamang ang makatutulong sa atin para mapagbago ang buhay ng bawat isa. Kaya ito po ay paalala sa atin na tayo po ay patuloy na magpasalamat. Alalahanin po natin ang lahat ng mga bagay na ginagawa ng Diyos sa ating buhay, masama man ito o hindi. Alam ko po na hindi po nais ng Panginoon na saktan o parusahan ang kanyang mga anak. Mahal tayo ng Panginoon, tandaan po natin yan. At gawin po natin ang ating magagawa at patuloy po tayong magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Alam ko na tayo po ay patuloy na iniingatan ng Panginoon at isang bagay lamang po ang nais ng Panginoon sa atin na mailapit po natin ang ating sarili at ganun din ang ating kapwa sa ating Panginoon upang maranasan natin lahat yung kanyang kabutihan at makamtan po natin yung kaligtasan at yung buhay na walang hanggan na ipinangako ng ating Panginoon sa atin. To Him be the glory. Dakilang Diyos, maraming salamat sa kapahayagan na ito ng iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa paalaala mo sa amin. Tunay nga po, Panginoon, na dahil sa aming mga kahinaan,
alam namin ang mga salitang ito, pero ito po ay madalas hindi po namin nabibigyan ng pansin. Kahit salamat, Panginoon, sa iyong paalaala sa buhay ng bawat isa sa amin, na isa pong tungkulin namin ang magkaroon ng malasakit sa aming kapwa. Tulungan mo kami, Panginoon, na laging maipaalaala sa amin ang mga bagay na ipinagagawa mo po sa amin. Nais namin, O Panginoon, ang buhay namin ito ay maging kalugod-lugod sa iyong banal na harapan. Tunay nga po, Panginoon, mahirap na gawin namin ang mga bagay na ito, pero ako'y naniniwala, Panginoon, sa iyong biyaya at tulong mo, Panginoon. Alam namin ang lahat ng ito ay aming magagawa. Kaya po, Panginoon, sa aming pagpapatuloy, kami po, Panginoon, ay lumalapit sa iyo. Tulungan mo kami ng mamuhay ng may kabanalan. Sikapin namin, Panginoon, na sa bawat oras ng aming buhay, sa lahat ng aming ginagawa, ay mabigyan ka po namin ng kaluguran. Tunay nga po, Panginoon, na ang lahat ay nakasalalay sa iyong mga kamay. Dalangin ko po, Panginoon, na pagtagumpayin mo ang bawat isa sa amin, lalong-lalo ng Panginoon, ang mga anak mo, na patuloy na ipinaglilingkod nila ang buhay nila sa iyo. Pagpalain mo sila, Panginoon. Alam ko po na ito ang nais mo sa kanilang buhay. Meron po kanya-kanya kaming mga gawain na inaatang mo po sa amin. Tulungan mo po kami na ito ay aming magampanan. Magampanan namin ito ng may kagalakan sa aming mga puso. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang aming pamalaan sa mga oras na ito. Alam ko po na punong-puno siya ng pag-aalala. Nakikita po namin, Panginoon, ang kanyang mga membro, ang membro ng kabinete, Panginoon, sa Kongreso. Sila po, Panginoon, na kasama ng aming Pangulo sa kanyang mga proyekto. Dakilang Diyos, huwag mo sana, O Panginoon, hayaan na madaig ng kasamaan ang kanilang mga adhikain, kundi sana po, Panginoon, ang pag-ibig sa kanilang puso ang mangibabaw. Ito po ang makita. Alisin mo, O Panginoon, yung mga alitan. At ganoon din po, O Panginoon, alam ko na wala pong tanging naisin ang aming Pangulo, kundi ang magkaroon kami ng kapayapaan. Mapagbago ang mga tao, Panginoon, na napakatagal na naging sakit ng aming lipunan. Panginoon, mangusap ka sa kanila at turuan mo sila na sila ay maging tapat sa kanilang tungkulin. Hindi po namin alam kung ano ang mangyayari sa kinabukasan, Panginoon, pero alam ko po, Panginoon, na ikaw ang nakakaalam kung papaano at kailan matatapos itong aming pinagdaraanang pandemya, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, Panginoon. Huwag mo hayaan na ito, O Panginoon, ay magdulot pa ng matinding kahirapan. Maawat mahabag ka, O Panginoon, sa iyong mga anak. Tulungan mo po kami at dagdagan mo pa ang aming pagtitiis. Ipaunawa mo sa amin ang lahat ng mga bagay na ito, sapagkat ang banal na Espiritu lamang ang makapagpapaunawa nito sa amin. Ganon din po, O Panginoon, ang aming mga kapatiran sa Iglesia ng San Pablo. Hindi po namin alam, O Panginoon, ang kanilang mga kalalagayan. Kung sila man, O Panginoon, ay nasa banig ng karamdaman. Dakilang Diyos, hipuin mo po lang iyong mapagpalang kamay. Ibigay mo sa kanila, O Panginoon, ang kalakasan na kanilang kailangan. Pasiglahin mo sila, O Panginoon, at patuloy kang mangusap sa kanilang buhay. Ganon din po, O Panginoon, yung mga nangangailangan, Panginoon, ng pinansyal at anuman, O Panginoon, ang kanilang mga kahilingan sa iyo, Panginoon. Kapain mo ang pangailangan ng mga anak mong ito. Alam ko na wala silang malalapitan sa mga oras na ito, kundi ikaw. Patuloy ka, O Panginoon, mangusap sa kanila. Panumbalikin mo ang kasiglahan ng kanilang pisikal na pangangatawan. Alam ko po, O Panginoon, ang bawat isa ay nananabik na makadalo sa iyong gawain. Pero dahil nga po, Panginoon, sa sitwasyon ng aming bansa, hindi po namin tumagawa. Pero ang mahalaga, Panginoon, nandito pa rin sa aming mga puso na anuman ang mangyayari, Panginoon, ikaw pa rin ang aming itataas, ikaw pa rin ang aming papupurihan, anuman ang mangyayari, Panginoon. Ganon din, O Panginoon, ang mga
manggagawa sa iglesyang ito at ganun din sa iba't ibang iglesya, Panginoon, silang mga namumuna sa gantong gawain ng paghayag ng iyong mga salita. Dakilang Diyos, pagpalain mo ang mga anak mong ito, sampunang kanilang buong sambahayan. Nawa, Panginoon, makita at magpahayag ka sa kanilang buhay at lalo pa sila, O Panginoong, ma-inspire. Maging masigla sila, O Panginoon, sa kanilang ginagawang ito. Sapagkat alam namin, Panginoon, na ito ang makapagpapangiti sa iyo, makapagbibigay sa iyo ng kalawuran. Kaya't kami, Panginoon, bilang maanak mo, magpapatuloy kami sa aming gawain. Papupurihan at pasasalamatan ka namin sapagkat alam namin, Panginoon, na kailanman hindi ka nagpabaya sa amin. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang. Ganon din po, O Panginoon, sa mga bagay na minsan, Panginoon, kami ay nagwawalang bahala. Patawarin mo kami, Panginoon, at tulungan mo kami. Lagi mo kaming paalalahanan ng iyong mga salita upang maisa-isip po namin ang lahat ng mga bagay na pinagagawa mo po sa amin. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin na patuloy na gamitin ang mga talento na ibigay mo po sa amin. At marami pong salamat, Panginoon, sa aming mga kaalaman na nagmumula sa iyo. Hindi po namin magagawa itong ganitong mga gawain kung hindi dahil sa iyo. Kaya maraming salamat po, Panginoon, sapagkat nakapagbibigay kami ng oras para sa iyo. Ang lahat ng ito ay aming isinasamot at idinadalangin sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Kapatid, pinagpala ka sa isang napakagandang umaga na kaloob sa inyo ng ating Panginoon Diyos. Sa inyong pagbangon, panibagong taglay mo at taglay nating lahat ang pangako ng ating Panginoon Diyos na mula sa pansamantalang pagpapahinga natin, ibinangon tayo, binigyan tayo ng bagong buhay, binigyan tayo ng bagong pag-asa, bagong pananampalataya, at bagong salita ng ating Panginoong Diyos na narinig mo. Kaya ngayon, hinahamon kita, samahan mo ako, pumikit ka sa inyong kinalalagyan, manalangin tayo sa ating Panginoong Diyos at ang katiyakan, lahat ng ating idudulog sa Kanya ay Kanyang ipagkakaloob sa atin. Let us pray. Banal namin Diyos na makapangyarihan tunay ang iyong dakilang biyaya at pag-ibig sa amin. Wagas ang iyong pagpapala sa amin. Dahil sa araw-araw at sandali ng aming buhay, nararamdaman at nararanasan namin ang iyong kalinga, ang tugon ng aming mga pangangailangan, ang mga bagay na pangangailangan namin para sa pagpapatuloy ng buhay namin, nandiyan lagi ang mga salita mo, katulad ng salita na narinig namin ngayon. Idinadalangin ko, Panginoon, kung ano man ang pangangailangan ng aming mga kapatid, saan man sila naroroon, haplusin mo ang kanilang mga puso, ang kanilang damdamin, ang kanilang kaisipan, at ipagkaloob mo kung ano ang laman ng kanilang puso para sa inyo, para sa pangangailangan nila sa buhay. And as we depart from this moment, dear Lord, we go sa iba't ibang mga bagay na pupuntahan namin sa aming mga trabaho, sa aming mga pinagkakaabalan sa buhay. At ang katiyakan, hindi mo kami ipababayaan. Babasbasan mo kami, iingatan mo kami, ilayo mo kami sa COVID-19 at maranasan namin ang isang mapagpalang buhay na kaloob para sa amin. And as we close, dear Lord, this prayer covenant and devotion, idinadalangin at iginagawad ko ang patuloy na bendisyon at pagpapala sa bawat isa sa kanila, ang pagpapala ng kapayapaan ng buhay, ang pagpapala ng proteksyon ng buhay, at ang pagpapala ng lahat ng kanilang mga pangangailangan, lalo tigit sa lahat sa mga panahong ito, ay inyo pong igawad sa kanila. Sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, maraming salamat sa inyong pananatili na makisama sa aming prayer covenant sa araw-araw. Kung kayo po ay napagpala ng mensahe sa umagang ito, mangyari po lamang na i-like ninyo ang Facebook page at i-share po ninyo. Napakahalaga po ng tungkuling ito na magbahagi ng pagpapala. Ito pong inyong narinig sa umagang ito, kung kayo ay napagpala, ito po ay dapat makarating din sa mga mahal niyo sa buhay upang sila ay makaranas din ng kabutihan ng Panginoon sa pamamagitan ninyo. At kung kayo po ay may mga kahilingan
at prayer request, no? Iparating niyo po ito sa amin para maisama po namin kayo sa aming pang-araw-araw na panalanginan. At dalangin ko na sana ay pagpalain kayo ng Panginoon, magpatuloy tayo sa ganitong gawain, sapagkat alam po na ito ay ikalulugod ng Panginoon. God bless, stay safe, and be happy.